Bago pa ang pandemya, 30% na ng pamilyang Pilipino ang hindi kayang bumili ng healthy na pagkain. Ano pa kaya ngayong may pandemya at mataas ang inflation? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Tumataas na naman ang presyo ng bilihin, ang bigat sa bulsa. Kaya karamihan hindi na iniisip ang sustansya ng mga binibili, makatipid lang. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, 30% ng pamilyang Pilipino ang hindi kayang bumili ng masustansyang pagkain. Sa survey naman ng National Nutrition Council noong 2018 to 2019, 8 sa kada 10 pamilyang Pilipino ay hindi kayang maabot ang 100% recommended energy intake. Ang mga pag-aaral na ito ginawa pa bago magka-pandemic, kaya hindi raw malayong mas lumala pa ang sitwasyon. Year 2020 up to now, 2022, andyan yung sa Russia-Ukraine na conflict, andyan din yung patuloy na problem natin sa pandemic. Tanong ng iba, paanong hindi afford ang healthy food? E mura lang naman ang gulay. Kahit na mura yung fruits and vegetables, for example, yung rice, meat, na talagang pinapukunan natin ng most of our energy requirement. So malaki talaga yung impact sa bawat Filipino household, especially for the poor. Tips ng National Nutrition Council, subukan ang backyard gardening para may pagkukunan ng libreng gulay. Kung mamamalengke, maganda kung weekly na lang, mas makakamura kasi kung maramihan. Mas makakatipid din kung sabay-sabay kakain. At ang pinaka-importante, sa carbohydrates instead of rice, pwede natin siyang i-substitute mga root crops like kamote, corn. For protein naman po, pwede natin i-substitute sa ating mga isda, yung mga dried fish. May paalala rin ng nutritionist. Yung nutrition is a big factor sa ating health. Hindi ito gamot, pero ito ay mag-prevent sa atin sa pagkakasakit. Sa pagtaas ng presyo ng pagkain, limitado na lang yung mga afford nating bilhin. Pero sa tulong ng ilang mga tips, kahit papaano, posible pa rin tayong makatipid at maging healthy. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita.